Super Tambalanisa since 2007. Tagal na. Ang problema ko po ay ang panganay kong babae na nasa second year college na. Hmm. Wala sa hinagap ko. Wala sa hinagap ko. Hmm. Hindi niya akalain? Hindi niya na... ano hinagap? Malalim na Tagalog na naman hinagap. Yun. Hinagap. Hindi niya na... pwede hindi niya akalain. Oo. Hindi ko napagtanto. Okay, niya. Sabi niya, wala sa hinagap ko na gagawa ang panganay kong babae na nasa second year college ng isang desisyon na lingid sa aking kaalaman. Hmm. Lingid sa aking kaalaman. Nag-decide po kasi siya maging pika. Makakalurkan. Sabi niya, ayoko na pong maging tao, ma. I want to be a pika. Sabi niya, lagi ko naman silang magkakapatid pinapaalalahanan na pag may manliligaw, dalhin sa bahay. Mm. Huwag sa daan. Tama, tama naman ako, di ba? Aba nung minsan, nakitext ako. Nakita ko ang mga text messages sa inbox ng cellphone niya. Okay. Usapan ng mag-boyfriend. At may pabebe-bebe pang nalalaman. Hala! Kaya pala hindi niya pinapahiram sa mga kapatid niya ang phone niya. Mm-hmm. At pag nakikitext ako, nakabantay. Eh, nung time na yon hindi niya alam na nakitext ako. Mm-hmm. Kaya, ayun, huli! Kinausap ko at umami naman na bago pa lang sila, tapos magkasama sila sa isang subject. Mm-hmm. Sabi ko, kailangan ko makilala yan. Dalhin na yan dito, sa bahay. Ang problema ko po ni Cole and Chris ay ito. Mm-hmm. Paano ko po siya haharapin? Ano-ano po ang mga kailangan kong sabihin? Ano-ano po ba ang dapat kong gawin? Heist! Nai-stress ako! At isa pa, hindi pa alam na mister ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Please, Nicole and Chris, tulungan niyo po ako. Kala ko naman kung anong napakalalim na parang nga matter of life and death. Nagkaroon lang na maliligaw yung anak ko para ka namang ano, para kakaharap sa panel. Relax, isang lalaki lang yan. For all you know, siya yung nanginginig na makilala ka. Hindi dapat ikaw ang manginginig na makilala yan. And your husband has to know. Correct, yung tatay correct. Dapat alam niya. Alam mo, on a lighter note, pasalamat kami nagkagusto dyan sa kasi, anak mo. Kasi alam mo, mas mahirap kapag ang iyak ng anak is, ma, ba't walang naliligaw sa akin? Kasi, that's more stressful. Oh, although, syempre, nangyayari talaga, hindi naman natin sinasabi na hindi na siya magkakajowa ever. Pero parang, ang hirap naman sabihin na because, anak, your face is the face only your mother can love. Diba, tsaka? Hindi naman ganun. Hindi, mas lalo nga naghinagpis yan. Tama si Chris, on a lighter note, pasalamat ka may naliligaw sa anak ko. Ibig sabihin, maganda kayo humaling sa correct. Kanya. Lahi kayo ng mga magaganda. Oo, yun nga lang, hindi lang siya nagsabi. Siguro kasi, katulad ng in the same way that you don't know how to tell your husband, mm-hmm. ganun din yung anak mo na kahit na pinapaalalahanan mo siya, oh, pag may naliligaw, magsabi sa akin, ha? Ganun pa rin eh. Alam mo, ang kabataan yun, ganun man talaga sila. Kahit na minsan open, may mga sikreto pa rin sila. Nahihiya pa rin sila kasi natatakot na baka mamaya pag nalaman, pag hiwalay eh. Magalitan. Pag nalaman, pagalitan, di ba? Eh, syempre, ayaw naman nila mapagalitan. Pero anyways, nagkabukuhan na, eto na yung sitwasyon. Makikilala mo na. At ngayon kinakabahan ka kung anong gagawin mo. Bakit ka kinakabahan? Ikaw yung nanay. Dapat siya ang kabahan. Dapat siya ang manginig. Dapat siya yung matakot sa'yo. Correct. Isipin mo yun, ano ang gagawin ko kaya pag dumating yung jowa ng anak ko? Anong ano dapat ko? Maglatag ka ng tinit na makahiya dyan. Ako parto maglatag, ano, sabihin mo yung mga ganito ha, i-hire mo yung mga ano, yung mga tambay sa inyo. Aba, yung mga maraming tattoo, yung parang bagong laya, yan. Yung sunubaga yan sa inyo. Yan. Tapos utusan mo sila mag ano, na maglinis ng, ano ba yung mga ginagamit ng mga ice pick, yan. Yung mga palaksa. Kailangan yung mga baon silang sumpit. Ay, yan, yung mga ganon, yung mga nakakasakit, yan. Yung gangster na gangster. Correct, yung mga ganon. Tapos, pag dumating yung maniligaw ng anak mo, boyfriend na, di ba? Sabihin mo, utusan mo sa sila na magtatawa gamit yung cherry mobile phone nila. Maganda idea, no? Tol, handa na ba yung ano, yung titimbang, ano, tatambangan ba yun? Oo, tatambangan natin mamaya. Baka hindi pa handa yung mga ano natin dyan, yung mga tropa, ha? Sabihin mo sa kanila, handa na yung mga sumpit. Ganun yung mga usapan. Kasi kailangan nakahilera sila sa harapan ng bahay niyo. Hindi, partner, kasi obvious, pag nakahilera, kailangan parang kunyari, ano. Nagpanakot yun, partner, hindi. Para magmailap yung jowa niya. Oo, pero dapat hindi nakahilera kasi parang masyadong scripted. Dapat hindi scripted part na yung parang nagkataon lang nalangin sila. Ganon, parang kapalit pagniwala. Dapat ganon! Kasi yun ang mga yan ang mga gagawin ko, partner eh. Ganon? So, ito na. It's a subdivision ka lang, hindi ka paniwala yun. Ang ano? Eh din, wag. Depende pala kung nasa subdivision ka, wag kasi hindi ka paniwala. Alam na scripted. Oo, pero kapag kayo sakto lang, yung hindi naman sa... Yung mga loobang ganyan.
na normal lang na may mga katambay. Ah, may mga lupan. Dali mo na sa kanya, sabihin mo, oh, may puto ako para sa inyo mamaya, ito gawin nyo. Ito, alam mo, you shouldn't be scared. Ikaw yung dapat na may authority na magsabi kung ano ang bawal at kung ano ang pwede. So kung tinatanong mo sa amin kung ano dapat mo sabihin, sabihin mo sa kanya yung rules mo. Hindi ka dapat na umuwi ng late. Mm-hmm. Pag sinabi mong idadalin mo at iuwi mo yung anak ko ng alas 9 ng gabi, alas 9 ng gabi mo siya iuwi dito. Correct. At dapat alam ko kung saan kayo nagpupunta. Tama. Kapag diba? Kayo ay magkasama. Sabi mo sa kanya, and gusto ko malaman mo na hindi kita gusto. Diba? Gusto ko malaman mo na hindi kita. Derechahan na ganyan. Derechahan na. Pero hindi kita gusto. Saktan mo siya, sasaktan kita. Alam mo, minsan sa utak ng mga ano, ng mga jowa, sa mga lalaki na naliligaw sa mga anak na, ito makapagsalita akong nanin to, alam mo sino kagandahan. Kung alam nyo lang eh. May mga ganun sa utak namin. Ayahan mo na, partner. Diba? Hindi lang kami makapalag kasi nasa bahay nyo. Correct. Ito, tsaka anak ko yan. Mm-hmm. Diba? Saktan mo siya, saktan kita. Ito sabihin mo sa kanya. Kung ano ang gagawin mo sa anak kong babae, gagawin sa'yo ng asawa ko. Ha? Tandaan mo yan! Ang gagawin sa'yo ng mga tambay dito sa amin. Kaya kung anong iniisip mong gawin at balak mong gawin sa anak namin babae, gagawin na itong ni Bogart. Sino yan? Si Lando. Yan yung mga malalaking bagong laya. Yan. Kung anong gagawin mo sa anak namin, gagawin nila sa'yo. Ano ba? Kaya maghulos diri ka sa mga gagawin sa anak ko. Hindi talaga may iwasan, no? May mga pananako talaga yung pamilya lagi ng babae. Hindi man di man derechahan, oh, diba? Pero alam nang naniligaw yun na may pananakot ako kasi that time. Totoo yun, ano? Yung pumunta ako sa bahay ng nililigaw ko dati, yung tatay lagi naghahasan ng itak. Talaga? Hindi ko pa maghahasan ng itak ng tanghali. Correct. Kita ginaghahasan ng itak paggabi. Kapag ka nandun ka. Oo. Oh, diba? Tapos pag nagsilit tayo siya, kala mo ang tapang-tapang. Pero nakilala mo, malumalumari naman pala. Siyempre, partner, ano yun eh? Strategy nila. Kasi sino ba namang gusto? Ang babae, masasaktan at masasaktan. Kahit anong pag-iingat mo siya. Pero syempre, di ba, hindi mo naman hahayaan basta-basta. Kahit pa paano gagawa ka ng kahit anong depensa. Ganun yun. Eh, pananakot na ginagawa talaga yung pamilya ng babae. Kasi naalala ko yung mga kapatid ng babae, medyo may pagkabastos din eh. Alam mo, nagustuhan ko yung naglatag ng banig. Alam mo, partner, hindi ka lang nila gusto. Pag naglalatag ng banig, isang ibig sabihin na umalis ka na, tagal-tagal mo na dito, gusto na namin matulog. Di ba? Read between the banig. Nag-usap kami niya, lasa yung TV. Alam mo, partner, hindi ko alam kung ano, bastos lang sila, hindi talaga nila ikaw type. Tansyahin mo rin, ha? Pag gaganyan na, nag-usap kayo, nilalakasan yung TV, nilalatagan ka ng banig, di ba? Nag-hahasa ng itak. Hindi na nanakot niya, binabastos ka na. Ayoko nila. Ilang mga dapat natin tanggapin. Alam ko na dati pag nag-uusap ng gabi, tapos yung pinto natin sinasara na. Yung gate ko makapagsara, kala mo 10 taon yung nalabas. Hindi yun. Rinig na rinig mo, akala mo 10 taon hindi nagrasahan. Yung parang sinasabi, umalis ka na. Ulit-ulit, bakit may abang lumalabas pa ako dyan? Mga senyales yan. Kasi syempre, babae yung anak nila, partner. Oo, tama lang naman din. Babae yung ano eh. Kanila yung babae, partner. So, kailangan nilang protektahan talaga. Kaya kung binubukasan ka ng gate, pinapatayang ka ng ilaw, nilalatagan ka ng banig. Hindi naman siguro dahil di ka nila gusto. Mm-hmm. Pero kung laging ganon, baka hindi ka talaga nila gusto. Or, paraan senyales nila, yun. Para manindak ka. Oo, manindak ka at sabihin na, oops. Ganyan namin pinoprotektahan ng anak namin. Oo, diba? Ang kasama namin dito sa bahay. O, hindi naman kaya. Tapos na yung oras ng mo dito, tama. At umalis ka na. Diba? Yung kapag ka narinunin mo, naguhugas na, nagpapatay-patay mo ng mga ilaw. Diba? May mga nagdadasal na ng good night prayers. Diba? Yung mga ganon. Babae, understand na kanila kasi yung babae. So ngayon, yun ang gawin mo, mami, ha? Marami ka na nakuha. Yan! Mga paraan para medyo mangimi ng konti. Correct! Ako yun yung important. Mm-hmm. Hindi mo namang mangimi ng sobra or hindi matakot, diba? Pero magkaroon siya ng konting hiya. Oo, hiya at respeto sa'yo. Tama, huwag mo hayaan na ikaw yung natatakot sa kanya. Hindi pwede yun. Kasi mararamdaman din ng lalaki yan, ay, kaya ng kulang pala ito eh. Isi-isi lang pala. Kasensya ko pa lang, natatakot na yung nanay eh. Nata-tense. Oh, diba? Huwag mong paramdam na ganun. Huwag mong pagdating nila sa bahay na magkasama yung anak ko at saka yung jowa niya, huwag mong paramdam na natataranta ka. Dapat ikaw yung in authority. Yan yung pakatandaan mo. Good luck sa first meeting ninyo ng
boyfriend ng iyong anak. At huwag mong kakalimutan yung mga reminders. Huwag gagawa ng mga bagay na hindi pa kayo handang gawin. Yung mga ganun-ganun. Maging responsable. Correct. Sa mga ginagawa. Studies muna ang priority. Second year ka na. Dalawang taon na lang. Mga ganun. Tama. Paalalahanan. Silang dalawa pag dumating sa bahay nyo. Tama. Tune nilo ko lang nga along Eklabuk.